Welcome back to my YouTube channel. Hi guys! Isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. At unang-una po sa lahat guys, ay humihingi po ako sa inyo ng pasensya kasi nung nakaraan pala ay meron pa akong dapat na i-discuss about po doon sa tight or pag-iikap po. Kaya sa videong ito, ang ipagpatuloy ko pong ibahagi sa inyo ay yung patungkol pa rin po sa pagtatight. At nais ko po itong i-share sa inyo para alam din po natin kung ano yung sinasabi sa Bible or tinuturo sa Bible na patungkol po doon sa iba't ibang uri ng tight at iba't ibang uri ng pagtatight. So iba't ibang uri ng tight at iba't ibang uri ng pagtatight. So yan po yung isi-share ko sa inyo sa videong ito. Noong nakaraan guys, ang diniscuss ko ay tungkol po doon sa ano ang aking ibibigay para bumukas ang durungawan ng langit at ibuhos ng Diyos yung masaganang pagpapala sa bawat isa sa atin. Pangalawa, ano yung ikapo? Pangatlo ay saan ko ibibigay yung aking ikapo? At yung pang-apat na diniscuss ko nung nakaraan guys ay ano yung hamon at pangako ng Diyos sa bawat nagbibigay ng kanilang mga ikapo at handog or offering. Kaya ngayon, ang i-discuss ko sa inyo guys ay yung iba't ibang klase ng pagtatight. So dito guys, sa i-discuss ko ngayon sa videong ito ay option po ito na pwede nating gawin kapag tayo po ay walang pang cash na tight or pang tight or offering, kung wala po tayong pang cash. Kasi kung halimbawa po wala tayong mga hanap buhay, wala tayong trabaho, so wala tayong income na cash nan. Yun, yung mga income po na pang cash, wala po tayong yan. Dahil ang ating po mga hanap buhay, yung ating trabaho lang ay pag-aalaga ng mga hayop or pagtatanim ng mga iba't ibang klase ng halaman o mga ganyan po. So, ito yung mga mapagpipilian natin kung saan natin kaya na ibigay yung ating pong mga ikapo. Number one guys, ang isang ori ng tithe ay yung tinatawag na first fruits and firstlings. So, ano tong first fruit and firstlings na ito? So, basahin po muna natin ang Kawikaan chapter 3 verse 9. Ang sabi po dito, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of your crops. Sa Tagalog naman ay ganito ang sabi, si Yahweh ay handugan mo, bahagi ng kayamanan, pinakamainam na ani mo sa kanya ay ibigay. At ito yung utos ng Diyos na merong kalakip na pangako. Ang sabi niya sa Kawikaan chapter 3 verse 10, sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Oh, grabe, di ba? So, dito pa rin ay buhos-buhos pa rin yung biyaya at pagpapala ng Panginoon kapag ginagawa natin, hinahakbangan natin, or sinusunod natin tong ganitong uri ng tithe na ito. Yes! Ibig sabihin po nitong Kawikaan chapter 3 verse 9 guys, ay ito yung kung tayo po ay mayroong mga tanim na mga prutasan, either ito ay manggahan, either ito ay istroberihan, either ito ay apulan, or iba pa mang ori ng mga prutas na pananim mo. So, ang lahat ng kauna-unahang bunga po noon ay dadalhin niyo po yun sa bodega ng Diyos or sa templo ng Diyos. So, sa Old Testament kasi guys, ay ang kanila mga templo noon ay talagang mayroong bodega. Kasi doon nila dinadala yung kanilang mga ikapo, yung kanilang mga offering na bunga ng kanilang mga pananim or mga tanim, yan, mga halaman. So, doon dinadala yun sa templo, bodega ng kanilang templo. Kaya ito yung ano, ito yung uri ng tithe na tinuturo dito sa Bible na kung saan kung wala kang cash, kung ano yung uri ng hanap buhay mo, trabaho mo, doon ka lang magbabase ng iyong
pag-iikapo sa Panginoon. Ang ibig sabihin naman po ng firstlings ay ito naman yung mga kauna-unahang anak na lalaki ng inyong mga alagang hayop. Even po sa tao, yung kauna-unahang panganay na anak mo na lalaki sa tao ay para din po yan sa Panginoon. At ang Diyos po mismo ang nagsabi nito kay Moises. So basahin po natin dito sa Exodus chapter 13 verse 1. Ang sabi dito, verse 1 and 2. Sinabi ni Yahweh kay Moises, itatalaga ninyo sa akin ang mga panganay sapagkat akin ang lahat ng panganay na lalaki sa Israel maging tao o hayop. So dito din po sa Exodus chapter 12 verse 13, ang sabi naman dito, you are to give over to the Lord the first offspring of every womb, all the firstborn males of your livestock belong to the Lord. So iyan po yung halimbawa po dito, lahat ng klase ng alaga mong hayop, kunyari baka, kung ikaw ay mayroong bakahan, kung kayo ay mayroong kambingan, tupahan, yan, ano pa ba, kung kayo ay may mga kalabaw, kabayo, yan, yun po yung mga sinasabi po dito sa talata na aking pumbinasa na ang lahat ng mga kauna-unahang anak na lalaki noon, ng mga hayop na yon, ay itatalaga ninyo, ihahandog ninyo sa Panginoon or dadalhin ninyo sa Panginoon or sa templo ng Panginoon. So kung kayo ay may kamilyo, yung mga ganyan, at iba bang uri ng hayop. So hindi naman sinama dito yung aso, hindi naman sinama dito yung pusa. Livestock. Kayo na po ang umintindi kung anong ibig sabihin yung mga livestock na yan. Basta ang alam ko nyo, pag sinabing livestock, mga kambing, mga tupa, kamilyo, ayan, mga ganyan po. So, lahat na yon kailangan nating ibigay sa Panginoon. Ang pangalawang klase ng tithe na tinuturo ng Biblia, guys, ay ang tinatawag na field tithe. Or festite or fistatite, yan. So mababasa naman po natin ito sa Deuteronomy chapter 14 verse 22 and 23 or Deuteronomy chapter 14 verse 22 to 23. Ang sabi po dito sa English, ay basahin po muna natin sa English. Be sure to set aside of 10th of all your fields produce a year. Eat the tithe of your grain, new wine, and oil, and the firstborn of your herds and flocks in the presence of the Lord your God at the place He will choose. So sa Tagalog naman, babasahin po natin yung sinabi niya, sabi dito, kukunan ninyo ng ikapo ang inyong adi taon-taon. Ang ikapo ng iyong ani, alak, langis at ang panganay ng inyong mga hayop ay doon ninyo kakanin sa lugar na pipiliin ni Yahweh upang matuto kayong matakot sa kanya. So, yun tinatawag na para field tithe or pista tithe kasi magpipista kayo, magkakainan kayo dito. Yung kukunin ninyong ikasampung bahagi sa inyong ani taon-taon, yan, ani nyo bawat taon, or taon-taon, so, kukunan nyo raw yan ng ikasampung bahagi, tapos magpipista kayo, magkakainan kayo, lahat ng mga nakuha ninyong ikapo doon, yun yung ihahanda ninyo sa pista na gagawin. Kaya, tinatawag po itong fistite, or pistatite, or fieldtite, kasi, ano po ito, lahat ng ani nyo taon-taon, kada taon, kapag umaani po kayo ng inyong mga tanim or pananim, ay kukunan nyo po yan ng ikasampung bahagi. Ngayon, yung ikasampung bahagi na nakukuha ninyo doon sa taon-taon ninyong ani, sa inyong mga pananim, ay lulutuin nyo po yun, ihahanda nyo po yun, at kakainin nyo po yun.
So ang tawag nga po doon ay magpipista kayo. Magkakainan eh, di ba? Di ba pag pista, alam naman natin pag pista kainan po 'yan. Usapang kainan po 'yan pag sinasabi po nating pista. Kaya po pala yung fiesta po ay talagang napaka-biblical po pala niya. Napaka-biblical siya kasi tinuturo siya sa Bible. Aywan ko lang po kung bakit nagtataka lang ako kung bakit may mga Kristiyano na ibang mga Kristiyano na allergy pagdating po sa fiesta. Kapag nagfipista po yung ibang mga simbahan ay ang ibang mga Kristiyano ay allergy na allergy kapag nakarinig po sila na may mga handaan yung ibang mga ayun ang ibang mga simbahan ay may handaan pag may nagpipista, di ba? Na ito po pala ay napaka-biblical naman pala ito. Tinuturo talaga siya ng Bible na kailangan ito gawin taon-taon. So isang bisis lang po siya gawin sa loob ng isang taon ang magpista. At bakit kailangan daw po natin gawin ito ang magpipista sa tuwing taon-taon? Bakit kailangan daw natin gawin to? Para matuto daw po tayong matakot sa Diyos. At pangalawa din po ay para i-celebrate natin yung kabutihan ng Diyos. I-celebrate natin yung pangalan ng Panginoon. At sabihin, parang sinasabi po natin na kapag tayo po ay nagpipista, syempre maraming pagkain yan. Sagana ang pagkain dyan pag sinasabi po nating pista. Kaya maipaalala po natin sa ating mga sarili at sa ating pong mga anak na ang Diyos po natin ay hindi kulang. Ang Diyos po natin ay hindi kuripot, kundi ang Diyos po natin ay Diyos ng kasaganaan. So, kailangan maipaalala po natin yan tuwing pesta na ang Diyos po natin ay Diyos ng kasaganaan. Yes! Hindi kulang, hindi tipid na Diyos, hindi yung kuripot na Diyos ang ating Diyos. So, kaya yan yung dahilan kung bakit kinakailangan po natin magpipista tuwing taon-taon. So, ipagpipista natin yung ating Diyos ng kasaganaan. Yan po ang ibig sabihin pala ng pesta. Uulitin ko lang po na yung tinatawag po nating festtide or fieldtide ay yung po yung bawat anim mo taon-taon ay kailangan mo mag-set aside ng 10 bahagi para ihanda mo yon sa araw ng pesta. Yes! Diba? Kaya talagang pag mai-imagine mo yon, mai-imagine po natin na ang lahat ng tao ay nagbubukod, nagsiset aside ng 10 bahagi ng kanilang mga ani, ng kanilang mga pananim at ihahanda yon ng sabay-sabay taon-taon tuwing pista. Ay di sagana, di ba? Na-imagine po ba natin kung gaano karami yon, kung gaano kasagana ng pagkain ang mayroon noon sa araw ng pesta? Kaya yung po yung ano, tandaan po natin na isang uri ng tithe or pagtatithe natin sa Panginoon. Ang pangatlong uri pa ng tithe na tinuturo ng Biblia guys or tinuturo ng Diyos sa Biblia guys ay yung tinatawag na crops tithe. Ito naman yung mga ani ng inyong mga triguhan or palayan, yung mga ganyan. At ito po talaga yung tithe na tinutukoy po ng Diyos doon sa Malakias chapter 3 verse 10. Ito po talaga yung klase ng tithe ang binanggit doon. Yung mga ani ng iyong mga triguhan, ng iyong mga palayan. Kasi, guys, yung society ng Old Testament, no, ng mga tao noong unang panahon at society natin ngayon ay napakalaki ng pagbabago at pagkakaiba. Kasi noon, guys, ang society nila ay puro pagtatanim ng mga halaman ang kanilang ikinabubuhay at pag-aalaga ng mga hayop ang kanilang mga ikinabubuhay. Kung hindi na siya kumpara ngayon sa panahon natin na napakarami ng mga vocationals na mapapasukan ng mga tao. So, bihibihira na lang ngayon ang mga nagpa-farmers. Bihibihira na lang ngayon yung mga nag-aalaga ng mga hayop. So, karaniwan sa mga tao sa panahon ngayon ay mga nagtatrabaho na sa labas. Kaya yung tithes natin ngayon
ay pwede na siyang i-ikas. Yan, pwede na siyang i-connect sa cash yung ating pong mga tight ngayon. Hindi katulad nung unang mga panahon na ang tight talaga nila ay karaniwang mga bunga ng kanilang mga pananim, ng kanilang mga ani, at ng kanilang mga hayop. So, yun yung makita po natin na kaibahan ng society noon sa Old Testament sa society natin ngayon. Madali na rin i-convert sa cash ngayon yung ating mga ikapo. Kung tayo po ay may mga ikapo, mga offering na mula sa ating mga pananim at mula sa ating mga hayop, madali na rin po siya i-convert into cash. Kasi napakabilis na po ng ano ngayon ng ating yung ating society. So ilang halimbawa guys sa pagko-convert into cash doon sa ating pong mga tight na mga halaman, mga hayop. So example natin dito guys, kapag ang hanap buhay pa rin ninyo ay pagtatanim ng palay, kunyari pagtatanim pa rin ng palay. So paano ka bang makapag-tight diyan sa ani ng mga palay mo? Kunyari guys ay meron kayong 100 kabang na ani na bigas na sa inyong palayan. Kunyari bigas na 'yon. 100 kaban na bigas na ang naanin ninyo doon sa inyong mga palayan. So ang gagawin na lang ngayon guys sa panahon natin ay ibibinta natin yan doon sa pamilihan sa halaga na kung magkano yung bintahan ng isang kaban. So ganyan. For example, kunyari, no, ang isang kaban ngayon ay nagkakahalaga na 2,000. Yan, 2,000 ang halaga ng isang kaban. So kung ibibinta mo ang 100 kaban mo, 100 kaban na bigas times 2,000, so pumapatak po siya na 200,000. Tama? So doon sa 200,000 na pinagbintahan nyo doon sa 100 kaban na bigas, doon kayo ngayon kukuha ng inyong mga tithes or sa inyong, ng inyong mga ikapo. So magkano ang ikapo mo doon sa 200,000? So 20,000. So yun yung kalalabasan eh. ng tight mo doon sa 200,000 eh, 20,000. So yung 20,000, yun na yung iyong ibibigay na tight mo. Cash na siya, 'di ba? Isang paraan pa guys kung paano natin mai-convert into cash ang ating po mga tight na bunga ng ating mga pananim ay example po uli, yung kunyari ay 100 kaban na bigas. Example po natin ulit 'yan. 100 kaban na bigas, magkano ang ikasampung bahagi mo, isang ikasampung bahagi dyan ng tight mo sa bigas ay 10 kaban, tama? 10 kaban ang tight mo dyan sa 100 kaban. Ngayon, ibibinta mo lang yung 10 kaban na yan. Kung magkano ang halaga ng bintahan ng isang kaban na bigas, kunyari 2,000 ang bintahan ng isang kabang bigas. So, ibibinta mo siya ng 2,000 ang isang kaban na bigas times, i-times mo siya doon sa 10 kaban. So, lumalabas pa rin siya na 20,000. Diba? So, ganun lang guys, ang kabilis ang pag-convert ng cash doon sa panahon natin ngayon sa ating pong mga ano, kung tayo po ay may mga ikapo or handog na galing sa ating mga pananim or mula sa mga anak ng ating mga alagang hayop. So, ganun lang din po yun, guys, kung paano mo siya i-convert. Kung hayop naman, mga anak ng, kung ang ikapo nyo naman ay galing sa mga alaga nyong hayop, so, ganun lang din, ibibinta mo lang kung ilan yung hayop na ibibinta mo, so, doon mo kukunin yung 10% mo, yun. So, napakabilis lang, di po ba, na mai-convert yung into cash ang ating mga ikapo sa panahon natin ngayon. So, iyan po yung ilang klase ng tithe na tinuturo po ng Biblia. So, uulitin ko lang guys kung ano yung mga uri ng tithe na mababasa po natin sa Biblia at itinuturo ng Biblia. Yung unang-una guys ay yung ating mga first fruits, firstlings tithe. Ayun. At pangalawa, yung ating pong tinatawag na
festite or pistatite or field ano tight. Yan, kaya naman pwede nating tawagin na field tight kasi yung mga ani taon-taon ng ating mga pananim. So, yung pangatlo ay yung crops tight. So, sana naman guys ay mayroon kayong kahit paano natutunan na konti dito sa aking pong binabahagi po sa inyo. Kaya sa sunod, abangan po natin yung ating i-discuss next na mga araw. So, totoo na po yun guys. Tungkol na po yun sa offering. Nagkamali lang ako nung nakaraan sa pagbanggit or sa pag-announce. Eh, hindi pa pala tayo tapos sa pag-discuss tungkol sa tithe at na-announce ko na nung nakaraan na ang i-discuss ko ngayon dapat ay offering. So, sorry talaga guys. Kaya sa sunod, talagang offering na yung ating pag-uusapan or i-discuss sa sunod na araw. Yan. Marami po salamat sa inyo guys. Bye-bye.